Paano ba malalaman pag mahal mo siya? Sabi ng hotdog, pag may tagyawat sa ilong pati na sa pisngi. Sabi ni Tutsi Guevara, pag di makatulog sa gabi sa kaiisip. Sabi ni Odette Quesada, pag you don't know what to do whenever you are near. Sabi ng Eraserheads, pag gagawin mo ang lahat pati ang thesis niya. Sabi ni Charlie Puth, pag you're just one call away. Pero sabi naman ng mama ko, malalaman mo pag mahal mo na ang isang tao kapag pinakinggan mo ang puso mo. Titibok ng malakas na parang yun lang ang naririnig mo. Dahil sa sandaling marinig mo, tumibok ang puso mo ng napakalakas. Yung sobrang lakas na parang dagundong. Yung parang wala ka lang naririnig na ibang tunog sa paligid kundi yun. Dahil natagpuan mo na siya. Ang taong nakatakda para sa'yo. Ang taong makakasama mo habang buhay. Ang taong papangakuan mo at susumpa sa'yo ng walang kamatayang pag-ibig sa harap ng altar. Yung mama ko, katulad ng maraming babae, nangarap din ang isang grandeng kasal dahil lahat nga daw tayo may nakatakdang pag-ibig. Gano'n man katagal, darating din ang araw na matatagpuan mo yung taong para sa'yo. Eh sa kaso ni Mama, hindi naging madali ang daan papunta sa altar. Dahil sa sunod-sunod na heartbreaks niya sa pag-ibig. Cassandra, ikaw bang gumawa ng mga to? Opo. Ang ganda naman! Salamat ho. Hobby ko lang po talagang gumawa ng mga handicrafts. Kailangan ko pong kumayod kasi po si Nanay may sakit eh. Papakyawin ko na mga to. Talaga po? Tulong ko na sa'yo. Naku, naku, maraming salamat po. Ito po, oh. Excuse me. Pag-gising ko kanina, wala ka na sa tabi ko. So I figured nandito ka sa favorite ng bayan mo. See? Val, wala naman tayo usapan na magkikita tayo na yun, ha? Ah, Nestor, mahal. Pinag-bake kita ng paborito mo, Mamon. Mahal? Sino to? Ako si Agnes. Nililigawan niya ako. Ako si Val. Ang babaeng kasama niya sa kama kagabi. Sandali lang. Ano ibig sabihin nito? Cassandra? Ako si Cassandra. Girlfriend niya. Ex-girlfriend! Cass, sandali! Sabi mo sa akin, single ka? Eh, manluloko ka pala eh! Hayop ka! Mamun ko lang pala ang gusto mo! Hmm? Teka, akin na to. Pati ba naman ikaw? Oo! And I hate you! Nangiyakan ni Stor. Niloko mo ako. Sabi mo sa akin, mahal mo ako. Niloko mo ako! Manluloko ka. Mamatay ko na sana! Gusto ko nang mamatay! Gusto ko nang mamatay! Eh, sila ka pala eh. Kaya mo siya! O nga eh. Pakiramdam ko buong buhay ko na mamalimis lang ako ng pagmamahal. Lagi na lang ako nakikipagagawan. I will be rich and powerful and famous! At sila ang mag-aapod sa akin! Hindi na ako magpapaloko! Ayub ko, Nestor! Masakit sa ngayon. Kasi akala ko ikaw yung lalaki para sa akin eh. Binigyan mo pa ako ng sing-sing. Pinag-usapan pa natin na magpapakasal tayo. Tapos yung bala walang kahulugan sa iyong lahat.
man siya. Pero alam ko, darating yung panahon na yung lalaki para sa akin. Darating siya. Sorry. Tira ako ng isa kasi baka gutumin tayo sa sama ng loob. Chair? Matapos ang isang taon, nakilala nga ni Mama ang susunod niyang pag-ibig. Ang tatay ko. Bakit malungkot ka na naman? Naalala ko lang kasi si Nanay. Sabi ko naman sa'yo, hindi ka nag-iisa eh. Nandito ako para sa'yo. Pero sa pangalawang pagkakataon, nasawi na naman sa pag-ibig si Mama. Sino si Ruth? Sino Ruth? May girlfriend ka sa Canada? Akala ko ba mahal mo ko? Magsalita ka! Sino si Ruth? Sino to? Girlfriend ko. Kakasal na kami. Next week, papunta na ako ng Canada. Cassandra, ano ba? Ang tagal mo naman. Buntis ako. Oh. Ay, nasaan yung magaling na lalaki yan? Hindi na bumalik sa shop eh. Tumakas na papunta sa Canada. Anong gagawin ko? Kaya ko ba ito na mag-isa lang magpapalaki ng isang anak? Baka ba? Nandito kami mga kaibigan mo. Susuportahan ka namin. Mm-hmm. Ayoko na magmahal. Palagi naman akong nasasaktan eh. Simula ngayong araw na to, yung anak ko na lang ang iisipin ko. Basta, nandito lang kami. Tinutuo nga ni Mama yung sinabi niya. Sinarado niya yung puso niya. At ibinuhos ang kanyang panahon sa pinakamagandang bunga ng kanyang pagkasawi sa pag-ibig. Ako. Mauna na po ako. O, sige, ingat. Sige po, salamat. Wow, anak! Ang baba! Ang ganda naman yan, Iris.
naman ang kasamama mo. Very creative! Dito po kami titira ni Mama. Pag-yumamanak po kami. Wow! Talaga? Eh? O anak, tinaman naman itong magiging bahay natin, ah. Kaya ba natin ito? Opo. Mag-aaral po kong mabuti. Tsaka, magtatrabaho po ako. Kasi po, Mama, lagi na lang po kayong hirap. Kailangan niyo po akong buhayin. Naku, anak, ikaw talaga. Ilang beses ko ba dapat sabihin sa'yo na dapat hindi mo iniisip yung mga bagay na yan? Kasi syempre si Mama, gagawin niya ang lahat-lahat para sa'yo kasi mahal na mahal na mahal ka ni Mama. Basta, tuturuan ko sa inyo, Mama. Ikaw talaga. Bumalik si Mr. Diuko. Sir, good morning po, sir. Mama, sino po ba siya? Ako, anak. Regular customer namin siya. Alam mo, simula nung nakinasal siya dun sa asawa niya, palagi siya dito nag-order ng mga bulaklak. Tuwing okasyon, katulad ng birthday ng asawa niya o kaya pag-anniversary nila. Alam mo ba ang palagi niya in-order? Isang dosenang pulang rosas. So ano po, sir? Dating order po? Yes, for delivery bulas. Naku, eh napaka-sweet nyo naman po pala talaga sa asawa nyo, sir. Ano po bang okasyon? Death anniversary ng asawa ko. Si Paolo nagsimula na mag-schooling. Mana sa'yo, madaling gumawa ng kaibigan. Si Zoe naman, hindi na madalas nagta-tantrums. Yun lang, nung isang araw, sumakit yung tiyan. Iyak ng iyak. Hindi ko alam kung anong gagawin. Buti na lang nung isugod ko sa ospital. Kabag lang pala. Ikaw si Cassandra, di ba? Cass? May delivery kasi yung driver namin, kaya ako na lang nagdala nito mga bulaklak. Thank you. Sir, kapag ho sumakit yung tiyan yung anak ninyo, lagyan ninyo ng masanilya, tapos basahihin ninyo. Sorry po ah, salita ako ng salita. Sige ho, mauna na po ako. Salamat ho. Salamat. Sige, ingat po. Cass? Sir? Ihatid na kita. Naging magkaibigan sina Tito Papa at Mama. Sa tuwing magkasama sila, noon ko lang ulit nakikita ang ganun kasaya si Mama. Ikaw ang pinakamahalaga sa buhay ng nanay mo. Kaya pag hindi ka daw papayag, hindi ito matutuloy. Kaya ako nandito ngayon para humingi ng blessing mo. Iris, pwede ko bang pakasalan ng Mama mo? Mahal mo po ang Mama ko? Oo naman. Aalagaan niyo po ang Mama ko? Hindi lang siya. Ikaw. Dahil maging isang pamilya na tayo. Ituturing kita na para kong anak. Sasaktan niyo po ba ang Mama ko? Hindi. Kahit kailan, hindi mangyayari yun. Ano? Pahing na ba ako? Okay, payag na po ako. Talaga? Muling binuksan ni Mama ang kanyang puso para magmahal. At dahil dito, nagkaroon ako ng Tito Papa. I never dream, 'cause I always thought that dreaming was for kids. Just a childish thing. And I could swear love is just a game that children play, and no more than a game. Till I met you, I
I now pronounce you husband and wife, and you make peace together. Hindi man kasing ingrande ng kasal na pinangarap ni noon, ang kasal ni na Mama at Tito Papa ang isa sa pinakamaganda at pinakaromantikong kasalan na nakita ko sa buong buhay ko. Nung kinasal si na Mama at Tito Papa, nagkaroon din ako ng bagong mga kapatid, sina Paolo at Zoe. At ng bagong lolo, ang tatay ni Tito Papa, si Lolo Sok. Dahil sa pagmamahalan ni na Mama at Tito Papa, nabuo ang aming masayang pamilya. Dahil kina Mama at Tito Papa, nakuha ko na ang matagal ko nang hinahanap. Ganito pala ang ibig sabihin ng pag-ibig, ang magkaroon ng isang napakasayang pamilya. Kayo talagang dalawa. Ano ba? One, two, three. Wow! Para sa akin ba to? Apa! Mahal! Halika na, umalis na tayo! Naku, halika na! Ako baka matraffic! Oh! Bang! Ay, nahilo naman ako, bang! Aswerte-swerte ko talaga. Ang ganda-ganda ng misis ko. Ikaw naman, oh. Binola mo pa ako. Sige na, kunin mo na yung mga ba... Bakit yung mga... Alikan na, ipasok yes, mo na ko sa kotse. Oh, dali! At your service, ma'am. I love you, ma'am. Thank you. Susunod na kami! Sige. Ma, may tanong po ko sa inyo. Ano yun? Ma, happy ka? Super happy! Alam mo, hindi ko nga akalain na magmamahal ako ulit eh. Kaya salamat talaga sa Diyos kasi dumating siya sa buhay ko. Paano niyo po nalaman na si Tito Papa na yung para sa inyo? Alam mo, hindi ko alam. Basta, narinig ko na lang yung tibok ng puso ko. Tibok ng puso niyo po? Basta sa tuwing tinitingnan ko siya, nararamdaman ko na mahal ko ang Tito Papa mo. Wala akong ibang naririnig, yung mga ingay dyan sa labas. Hindi ko sila naririnig. Ang tanging naririnig ko lang, yung tibok ng puso ko. Malakas! Dugdug, 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 dugdug. Ganun, mabilis, tas malakas na malakas. Siguro, yun na yung sign na siya ay para sa akin. Emma, pag nakita ko na po ba yung lalaki para sa akin, maririnig ko din po ba yung tibok ng puso ko? Alam mo, hindi ko alam. Pero, dapat hindi mo muna iniisip yung mga bagay na yan kasi bata ka pa. Ang dapat na iniisip mo ngayon ay yung birthday mo dahil isi-celebrate natin ang birthday mo, diba? Kaya happy birthday, anak! Sama ka talaga niya? Oliver? Ay! Oliver! 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 Oliver, bakit? Oliver! Tumig! Oliver! He has a condition called autosomal dominant polycystic kidney disease. Dahil sa maraming cysts ang kanyang kidney, hindi na nagpa-function mabuti ang filtering system o yung pangsala ng kanyang katawan. Dahil dito, naiipon... Matagal na palang may sakit si Tito Papa. Pero kahit siya, hindi niya alam. Habang masaya pala kami, unti-unti palang pinapatay si Tito Papa ng sakit niya. Inubos ng pampa-ospital yung ipon nila, pero hindi sumuko si Mama. Kailangan niyang ipaglaban ang pag-ibig niya. At kahit si Tito Papa, hindi rin sumuko. Patuloy siyang lumalaban para sa pag-ibig nila ni Mama, para na rin sa pamilya namin.
Pinakamasakit daw sa lahat ang magpaalam sa pinakamamahal mo. Pero minsan, para na rin sa pagmamahal na yun, kailangan mong gawin yun. Alam kong lumalabat ka pa rin para sa amin. Alam ko na ginagawa mo ang lahat para tuparin yung pangako mo na aalagaan mo ako at yung mga anak mo. Pero nakikita ko na nahihirapan ka na. Tama na. Magpahinga ka na. Ako na bahala sa mga anak natin. Ako naman ang lalaban para sa atin. Mahal na mahal kita. Kaya ang gusto ko magpahinga ka na. Okay na ako. Okay na kami. Ako nagpahala sa kanila. Tama na. Magpahinga ka na. Na si Oliver, ako na ang bahala sa mga anak niya. Iuuwi ko sila sa Cebu. Ako na lang po mag-aalaga sa kanila. Hindi mo kailangan gawin yun, Cassandra. Lalo naman, hindi mo naman talaga sila kaanak. Pero kasi po, anak ko na rin sina Paolo at Zoe. At ate nila si Iris. Kahit po na wala na si Oliver, wala naman po nagbago eh. Pamilya pa rin po kami. Kaya kung pwede ho, ako na lang ho mag-aalaga sa kanila. Ako na lang ho magpapalaki sa kanila. Sige. Kung saan masaya ang mga bata. Pasensya na kayo ah. Ito lang kasi yung kaya natin eh. Pero, pero huwag kayong mag-alala, ha? Konting ayos lang nito, konting dekorasyon. Magiging maganda na yung bahay natin para tayo nakatira sa mansyon. Paolo, Zoe, dun muna kayo. Mag-ayos lang kami dito, ha? Anak, ikaw, okay ka lang ba dito? Okay lang po ako. Huwag niyo po ako intindihin. Aalagaan ko po kayo. Ang dapat, ang iniintindi mo, yung pag-aaral mo, ha? Bata ka pa. Huh? Mama, hindi ko po papabayaan yung pag-aaral ko. Pero po, gusto ko po yung gawin. Di ba po ako ang ate? ₱20 lang yan. O, ito rin, no? Pwede mo rin yan lagyan ng mga hikaw mo. Sige, piling ko. Thank you, po. Eh, gusto mo kailan sa niluluto ko, anak! Mami, may naiisip lang naman talaga ako bago para sa recipe mo, eh. Uy, ayun naman pala si Iris. Sige na. Tulungan mo na siya sa pagbibenta, ha? Nang hindi akong kinukulit mo, ha? Sige na. Okay. Iris, tulungan na kita dyan. Ayos. Ikaw talaga, bakit ba gusto mo lagi nasa kusina? Ewan ko. Gusto ko talaga matuto magluto. Ang saya-saya ko pag nasa kusina ako. Siguro, mana ako kay Mami. Diba, mana ka rin kininong Greggy? Magaling yung sundalo. Dapat ayun yung pag-aralan mo. Pwede naman pareho. Mayroon ding sundalo na nagluluto. Hoy! Iris! Huwag ka ano yan?
20 pesos. Ito? 20 pesos? Ang pangit naman na ito. Eh di wag mong kunin. Akin na nga yan. Eh? Bayaran mo yan! Bakit? Ha? Kung ako yung katuwang ni Mama sa responsibilidad sa pamilya namin, ano kasa? Meron naman ako sariling kakampi. Ang best friend kong si Ali. Pwede lang, pasakta kayo. Yan si Ali. Hindi siya basagulero. Pero pag inapi ako, pagtatanggol niya ako. Siya yung protektor ko eh. Mana siya kay Ninong Greggy. Matapang na sundalo, tunay na lalaki. At least, everything is in order. Tanda mo, Ali. A man's character is not only defined by his words and actions, but also by how he respects his own abode. Kapag ang sarili mong kwarto ay hindi mo kayang ayusin, how can you even hope to be a good soldier? Clear? Yes, sir, Dad. Very good. Ang Greggy, nagkwento nga pala sa akin si Iris. Kanina daw, pinagtanggol siya ng anak mo laban doon sa mga bullies. Very good, my son. That's my boy. Nak, tinan mo to. Alam mo, bata pa lang ako, nagko-collect ako ng mga memorabilia ng mga action movies, action stars. Yan o, mga idol ko to eh. Pili ka o. Premyo ko sa'yo sa pagtatanggol mo kay Iris. Kahit ano po, sir, sige. Dad? O yan, pili ka. Lagay mo sa kwarto mo, display mo. Style. Kahit ano. Ito po, sir, Dad. James Dean. Naalala to. Siguro naligaw lang. Sigurado ka ba dito? Hindi naman action star to eh. Pogi lang. Yan po gusto ko. Oh, diretsyong katawan. Hanggang nung lumaki na kami, kami pa rin ni Ali ang magkasangga. Nagtutulungan. Kaya sa graduation, valediktoryan ako. Siya naman, salutatorian. Wow, ate, ang ganda-ganda mo naman. Wow, lakas-lakas ko talaga sa'yo, no, Zoe? Ma-okay na ho yan. Sayang eh. Wala na naman akong date sa grad ball. Sigurado ka. Parang gulat na gulat ka. Wala lang. Naninibago kasi ako eh. Ngayon na kita nakitang nakaganyan. Ako mas naninibago. Alay mo, tinatago ka palang ganda. Ah, ganon. Oh, hindi ko nagbabuan sa akin. Pogi ko ngayon. Pero, ano, ang ganda? Mais... Oo na. Maganda. Maganda, ano? Maganda ako. Oo nga. Maganda na. Sabihin mo, maganda ako. Maganda si Iris. Maganda si Iris. Yun! Ako, gapo. Ah? Pogi si Ali ngayong gabi.
Dali, dali. Umulat ka nga, eh. Straight book ko ngayon. Oh, Alejandro, tandaan mo, ha, hindi kayo mag-best friend ngayon. Ha? Ikaw ang ka-date. Kaya dapat treat her like a princess. Hindi mo sabi ni Ninang, princess, kaya umayos ka, ha? Tumigil na. Teka muna, sandali. Bago kayo umulis, ipicturean ko muna kayo. Sandali, sandali. Camera ko. Sandali, sandali rin. Pag-pwesto ako dyan. Para mas maganda ang angulo. Ayan, dapat sweet kayo. Ayan, magdikit pa kayo. Okay. Konti pa. Konti pang ano. Ayan, sweetness pa. Smile. Ako video ko eh. Okay, smile. One, two, three. Tiga, spay ka. Sir, good evening, sir. Good evening, sir. Thanks for helping me out. This is the last time I'm gonna be your commander. Thank you. Hi, Ali! You're with that ugly girl again? Sa tingin ko naman, naawa lang yan si Ali kay Iris. Kasi, wala siyang masasamahan. Kawawa naman. Tagal ko siyang niligawan. Buti na lang sinagot na niya ako. Just the luckiest guy in the world. Excuse me. Bakit po sinabing galahan mo ito? Nagtanggol lang kita, no? Saka ayoko may sinasabi silang mga ganun tungkol sa'yo. Protector mo nga ako, di ba? Saka hindi ba pwede magkatotoo yun? Sira. Ako talaga, Ali. Uy. Teka lang. Mamimiss ko to. Yung mga biroan natin. Pasok ka na ng PMA. Tagal akong makukulong dun. Tagal mo akong di makikita. Eh, di ba yun naman yung pangarap mo? Alam mo, kalimutan na muna natin. Magandang gawin ngayon. Enjoy muna tayo ngayong gabi. Nah, ano? Ayoko lang naman ako sumasayaw eh. Sayo tayo. Ayoko. Eh, gusto ko sumayaw eh. Ikaw na lang sumayaw mag-isa. Graduation ball natin. Ikaw na lang sumayaw mag-isa, Ali. Last na to. Ayoko sumayaw. Ayoko. Halika na. Ali! Ali, tumugpik ka. Ladies and gentlemen, please go back to your seats for a while. It is now time for us to crown the graduation ball king and queen. Nicolas! For your queen, Iris Duico! King and queen, please take the dance floor. Congratulations!
Tito Papa na yung para sa inyo. Basta sa tuwing tinitingnan ko siya, wala akong ibang naririnig. Ang tanging naririnig ko lang, yung tibok ng puso ko. Malakas! Dugdug, dugdug. Paligid ko eh. Huh. Sabi sa akin ng mama ko, yun daw yung nangyari sa kanya nung nakilala niya si Tito Papa. Yun yung sign na si Tito Papa yung lalaking para sa kanya. O eh, bakit hindi mo nasabihin kay Ali? O eh, pwede ba manligaw muna siya? O eh, kailan naman mangyayari yung panliligaw na yan? Ewan ko nga eh. Ipupunta na siya ng PMA bukas eh. Eh, paano yan? Okay lang yun. Di naman ko namugan madali eh. Tsaka marami pa akong gustong gawin sa buhay, no? Tulad ng ano naman? Tulad ng matapos yung pag-aaral ko. Tapos mag-abroad. Tapos mag-abroad, mag-ipon. Tapos magtayo ng negosyo. Siyempre, kailangan unahin ko muna yung mama ko tsaka yung mga kapatid ko, di ba? Tsaka na yung feelings na yan kay Ali. Next time na yan. Basta ka, anak. I'm okay, ma. Gusto mo naman talagang pumasok sa PMA, di ba? Nak, basta tandaan mo ha, kung ano man ang maging desisyon mo sa buhay, nandito lang ako at susuportahan kita, ha? Thank you, ma. Alam mo, son, nakikita kong sarili ko sa'yo noon nang papasok pa lang ako sa PMA. Bagito, galing sa probinsya, kabado. Dahil hindi sigurado kung tama ba ang desisyon kong papasok ako sa academy. Pero na nandun ako, everything made sense. Nawala ang kaba at takot ko. Sa academy, mas nakilala ko ang sarili ko. Kung hanggang saan ang kaya ko. Iyan din ang mararanasan mo, anak. Paglabas mo sa academy, ibang tao ka na. Mas matatag, matapang, dahil kilala mo na kung sino ka talaga. Make me proud, son. Yes, sir, Dad. Proud of you, son.
this Tuesday. Rap ako sa PMA. Ngayon ko talaga, hindi yun para sa akin. Gusto kong maging isang full-fledged chef. Mag-aaralin ko yung sarili ko. Tulungan kita. Kaya tayo scholarship na. Oo, oh, napakaswerte ko talaga. Kasi kaibigan kita. Ano pong sinasabi mo? I love you. I love you too. You changed my life without knowing it. How do you mean, bro? Bakas ang loob ko, pursue my own dreams. Don't let other people tell you what to do. Live your life! Eh, lalaki na yun, naghahanap lang ng thrill sa buhay yun. Mas astig ka pa eh. Till I met you. Hi, Kapamilya! Subscribe now to ABS-CBN Entertainment YouTube channel to be updated on Till I Met You. To watch the latest videos, just click the I button.